Magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-lovers. Alam nyo ba kung ano to? So ang iba alam na to, isa itong power supply ng isang LED TV. Bali problema nito ay nawala ng power, kita nyo naman nasunog na. So ang duda ko nito, bigla siguro nag-brown out tapos biglang dating. O nawala ng kuryente, biglang dating. So mataas yung unang bugso ng kuryente, kaya siguro nasunog to. So linisan pa natin para mas makita natin. So tingnan natin kung pwede pa natin itong gawa ng paraan. So ang gagawin ko muna ay ititest natin itong MOSFET. Pag sunog na itong MOSFET o may leak na o may shorted na, malamang sa malamang sira din yung drive niyan. So may paraan naman tayo kung paano natin yan ayusin. Nung tiningnan ko, pati yung mga resistor ay nasunog, so pwedeng sira itong MOSFET. So ang gagawin muna natin, alisin natin yung MOSFET tapos itest natin. So malalaman natin yan. So bali tanggalin lang natin to tapos ititest natin. So medyo maliit lang tong power supply na to kasi sa maliit lang to na LED TV. So yan, tanggalin lang natin. So medyo matigas lang siyang tanggalin. So pwede nyo naman soldering iron gamitin nyo. So depende sa inyo. Yun, tanggal na natin. So alisin ko na rin tong resistor na sunog. Yan, mga sunog na parts. Yan, may capacitor. Nangitim na to. So alisin na rin natin. So yan, naalis na natin. Next ay linisan muna natin tapos check natin yung MOSFET. Okay, malinis na rin. Wala naman ako nakitang ibang sunog na. Yan, kita nyo, nasunog yung board, diba? Yung capacitor, ayusin lang natin. Medyo naano yung paa. Parang may carbon na rin. So ayusin lang natin yung connection nyan. So resolder lang natin tong capacitor. Tapos try natin, konting na natin kung nakakonnect pa. Kung nakakonnect pa, so wala namang problema. So may corrosion kasi. So may resistor din dito. Yan, yung fuse 2 ampere. Tingnan natin kung sira pa tong fuse. Kasi nasunog yung ano natin board, malamang sa malamang sira din to. So ayan mga ka-G-lovers, test muna natin yung fuse. Tingnan natin kung nasira din ba. So nasa mig, so ibig sabihin open. Open yung ano natin fuse. So papalitan na lang natin yan mamaya. So gagawin natin ay jumpiran ko lang muna ng maliit siguro na wire. So pag na-fix na natin, palitan na lang natin ng 2 ampere na glass fuse. Wala kasi akong ganyan na design na fuse. So yan, tanggalin lang muna natin. So 2 ampere siya. So palitan na lang natin muna ng jumper na maliit siguro, dalawang strand lang siguro. Tapos pag okay na siguro, palitan na lang natin ng glass fuse. So chinik ko naman yung capacitor, mukhang hindi naman shorted. So, ibig sabihin hindi tinamaan yung diode natin siguro.
yung bridge type na diode, naka SMD type na rin. Mukhang hindi naman tinamaan kasi wala tayong na-detect na shorted. So, test natin yung MOSFET, itong switching regulator, minsan din natawag natin. So, bali may leak na sa gate, tapos sa drain. So, ibig sabihin yan, hindi na natin pwedeng gamitin to. Pag nagkaroon to ng leak, so malamang sa lamang pwedeng tinamaan tong drive niya. So, gagawin natin ay magre-remedyo na lang siguro tayo kasi baka kasi may tama talaga yung drive niya. Mahirapan tayo maghanap niyan. Ito yung drive niya, napakaliit lang. So, gagawa na lang natin ng module siguro to, power module para hindi tayo mahirapan. So, ihang ko muna tong coupler. So, pwede nyo naman gamitin yung coupler para hindi na kayo mag-adjust. Pwede nyo gamitin yan dun para sa module. So, ako, ginagawa ko ay tinatanggal ko para mag-adjust na rin ako. So, hanapin lang natin yung ground tapos yung positive 12 volts. So, yan, positive 12 volts. So, kukuha lang ako ng 4-wire module na ikakabit natin dito. So, bali ito, kumuha na rin ako ng ano natin na gagamitin dito. Fuse muna. So, jajamperan ko lang muna. Tapos, pag goods na tayo, palitan na lang natin to. So, kahit dalawang strand lang, pwede na yan. Sa maliit na wire, okay na yan. Kasi, 2 ampere lang naman yung fuse na dati dyan nakalagay. So, kahit maliit lang na wire, okay lang na yan. Tapos, kuha tayo ng module. Meron na pala na akong dyan na itabi na 4-wire module. So, tuturuan ko yung iba na hindi pa alam kung paano gamitin yon. So, medyo masimple lang yon, pero mahirap gawin pag sa baguhan. So, para sa mga baguhan, tuturo natin sa mga professional kasi alam na yan kung paano yan gamitin. So, napakadali na lang sa kanila kahit nakapikit. Hehehe, joke lang mga kajilovers. So, ito. Lagyan na natin ng fuse, naalis na natin yung MOSFET na sira, nahang na natin yung coupler, naalis na natin yung mga sunog na resistor, tapos capacitor. So, ready na tayo sa paglagay ng module. So, yun ang gagamitin na module, na 4-wire module, yan yung gagamitin natin. Medyo malaki yung MOSFET na gagamitin natin sa module, kaya medyo matibay-tibay ito kaysa dito sa dati niya, sa dati niyang design. So, pinatong ko lang sa TV para mamaya ready na tayo sa pag-testing. Diretso na tayo lagay. So, ito na mga G-lovers. So, tuturo natin to sa mga baguhan kung paano to gawin. So, salpa ko lang itong isi. So, hindi pa yan nakaplugin mga G-lovers ha. Baka sa isipin nyo, nilagay ko yan, nakaplugin na. Makukuryente tayo yan. So, pag binili mo yung 4-wire module, may kasama yan na diagram. So, pwede nyo yung sundan. Pag hindi nyo, kabisado. So, ako ipapakita ko sa inyo para yung mga baguhan na hindi pa kabisado, at least malaman na kung paano yan gamitin. So, yung iba naman, alam na to. Napakadali lang naman basta masundan nyo yung diagram, yung guide niya. Saka importante, masit nyo yung tamang voltahe dahil 12 volts yung ano natin. Dapat masit din natin siya sa 12 volts. So, bali, naisipan ko pala, tanggalin ko pala tong drive nito. Yung driver ng regulator natin o yung MOSFET. So, para hindi maging komplikado. Once kasi baka may tama pa yan, baka maging komplikado. So, alisin na lang natin para sigurado.
you still feel me now. So yan, natanggal na natin. Yan, napakaliit lang yan mga ka-G-lovers ito. Napakaliit lang. Pero laking ginagawa niyan dyan. Kahit napakaliit, malaki yung ginagawa niya dyan. So ito yung forward module. May kasama tong diagram. Ito, diagram. Sa hindi pa nakakaalam, so tuturo natin to. Yan. Ayon dito sa diagram, mga ka-G-lovers, itong kulay black para sa negative ng filter capacitor sa primary yan. So natin, hanapin mo yung negative, yan yung filter capacitor natin, yung 22 UF 450 volts, tapos may guhit na puti, yun ang negative. So dyan natin ikakabit yung black. So yan yung sabi na diagram, ilagay natin sa negative. So kabit lang natin to. So dapat siguro din yung tama yung nalagyan nyo, talagang nasa negative. Yan, resolder lang natin siya. Okay. Next naman mga ka-G-lovers, yung red. Itong red, ayon dito sa diagram, D para sa drain. Ibig sabihin yan, doon yan sa regulator, sa MOSFET. So siya na yung output. Hanapin mo yung drain, papunta yan doon sa transformer. Itong drain, yan, ito yung drain, gitna. Tapos papunta na yan ang transformer. So okay, naikabitan natin. So meron na tayong primary. Next, sa secondary naman, itong kulay yellow at kulay blue. So chinik ko muna itong filter capacitor kung may tama. Wala naman, okay. So wala naman siyang leak. Next natin, sabi daw dito, itong kulay blue ay para sa negative na naman sa secondary. So hanapin mo yung ground. So mostly yan yung ground, yun may mga tornilyohan. Or pwede mong tingnan yung capacitor, yung may guhit na naman, yun ang ground or negative natin. So resolder lang natin to sa ground yung kulay blue. So hanap tayo ng ito. Dito ko na lang siguro i-resolder. Basta yung kulay blue para sa ground. Next naman natin yung yellow. Ang sabi dito sa yellow, para sa positive, lagpas na siya ng diode. So hanapin mo yung positive, lagpas ng diode. Yan yung diode natin. Tapos lagpas, yung may guhit na puti, dun tayo maglalagay. Kasi yun na yung lagpas ng diode o lumabas na ng diode. So dyan natin siya ilagay. So pagkatapos yung mailagay yung forward module, wag na mag muna siyang ikakabit sa TV. So dapat matis nyo muna yung voltahe kung nasa proper o nasa tamang voltahe. Baka kasi hindi tama, pwedeng hindi gumana o pwedeng makasira. So next, set lang natin to. Yan, minsan for safety purposes ang ginagawa ko dito, yan, nilalagay ko yan dyan in case na may pumutok. At least safe tayo. Yan, dyan ko nilalagay yan dyan para sa mga baguhan. So safety rin, isipin nyo yung safety. So lagay natin yung ground para makasit tayo. So para hindi na tayo humawak ng multimeter. So ito yung multimeter natin. Iipit lang natin yan dyan. Yan yung ground natin or sa black na test lead. Yan, sit lang natin. Yan, ikot ko lang siya. Yan, meron tayong ground sa ano natin, sa multimeter. So next natin ay yung positive naman. So next natin yung positive. Hanapin mo lang yung positive 12 volts. So ito yung positive 12 volts, lagyan rin natin para hindi na tayo humawak. So ika nga, mas mabuti na yung safety tayo. Yan. So mas maganda kasi yan. So pag nakilagay mo dyan yung multimeter mo na hindi mo hinawakan, in case na sumabog yan, eh makakatakbo ka. Joke lang mga ka-G-lovers. Kasi pwede ka talagang tumakbo yan kasi wala kang hinahawakan, diba?
So yan, naikabit na natin yung positive. So ang gagawin natin, isisit natin yung boltahe. May adjustan yan yung forward module na kulay yellow. Sa mga baguhan, ituturo ko sa inyo kung paano yung technique niyang pag-adjust niyan. Ang gagawin nyo, tanggal-balik sa mga baguhan. Pero sa professional, kahit diretsyon mo na. So ganito muna yung gagawin natin para sa mga baguhan. So na-plug in ko na siya. Yan, tinanggal ko ulit. Yan, plug in natin ulit. Yan, bali may 4.9 tayo or 5 volts. So adjustin mo lang yung kulay yellow. Yan, tinanggal ko na naman ulit siya. Tingnan nyo, nawala na yung voltahe, diba? Yan. Tapos, plug in mo naman ulit. Yan yung ginagawa natin ng mga baguhan for safety. Kasi baka mabigla natin pihit, tumaas yung voltahe, magsiputukan yung filter capacitor o yung mga capacitor sa secondary. Yan. Tapos, tanggal mo ulit sa saksak, pihit ka ulit. Yan, paunti-unti lang. Pero pag professional ka na, so hindi ka naman pasmado, so okay na yan mga ka-G-lovers, kasi diretso mo na yan sa plug-in, tapos pihit-pihit ka na lang. Pero pag mga baguhan ka, minsan mabigla mo kasing pihit yan, na sobrahan mong pihit, ay baka masira yung mga kapasitor dyan. So nasa 8.2 na tayo. So ito, ganito na yung professional. So naka 8.2 tayo, pihit-pihit na lang tayo. So tinuro ko lang kanina yung para sa mga baguhan, yung tanggal-balik ng saksak. So nakakapagod lang yon, pero safe ka naman. So ito na, 8.5. So taasan lang natin, dapat hindi pasmado yung kamay mo. So siguro mga 12.5 para sigurado tayo hindi mag-drop yung voltage. So pwedeng 12.3. So nasa 10 na tayo. So hanapin lang natin yung tamang voltahe. Yun, nasobrahan natin. Yan yung sinasabi ko, nasusobrahan natin. So, balik lang natin. Yan, hanggang sa makuha natin yung tamang voltahe na gusto natin i-set. O nasobrahan natin pabalik. So, balik natin ng konti. So, kahit konti lang kasi ikot mo dito, talagang tataas yung voltahe o bababa yan. So, dapat makuha yung tama natin voltahe yun. Nasa 12.5, tama na yan, taas na yan. So dahil naka 12.5 na to, so ready for testing na tayo. Alisin ko lang yung pagka-plug in. Yan, inalis natin. So alisin na natin itong mga solder natin na lead na kinabitan natin ng test lead. So okay na yan mga ka-G-lovers. Dahil natanggal na natin to, tapos ready for testing na tayo. So nakasit na yan. Safe na safe ka na yan mga ka-G-lovers. So alisin lang natin to, tapos testingin natin. Bali, kabit ko lang ito, tapos testing tayo. Siyempre, kakabit natin yung ano pa nito, yung screen. Yan. Ito yun sa power source natin. Pumunta na yan ng mainboard. Tapos yung sa backlight, kabit na rin natin. So bali yan na mga ka-G-lovers, na i-mount na natin. So pwede na siguro yan dyan. So hindi naman siguro aabot. So tinitingnan ko may baka abutin ng ano natin ang screen. So sa tingin ko, itansya ko na lang. Hanap pa ako ng ibang pisto. So iniisip ko kung saan ko ikakabit to na hindi abutin ng screen. So dito naman hindi pwede. Yan. Siguro balik na lang natin dito. Baka hindi naman abutin. So, importante kasi hindi abutin ng screen. Kasi yung likod kasi ng screen noon ay parang plate.
So mag-short yan. So di naman siguro abutin. So tinantya ko pa. So same lang sila ng height ng power supply. So mas mataas pa nga yung power supply. So ibig sabihin safe tayo. So hindi iabot yung ano, yung screen yan. So plug in natin, tingnan natin kung magkakaroon ng power. Yan, meron na siyang power. Kita nyo yung kulay red. So ibig sabihin gumana na. So kabit natin yung screen para malaman natin kung okay ba yung display. So kung walang problema yung display, so tinanggal na natin. So kabit lang natin yung screen natin para matestingin natin kung normal na ba lahat. So wait lang mga G-lovers, kinukuha ko lang yung ano natin, yung screen para maikabit na natin. So dito na magkakaalamanan kung walang problema yung sa display niya. Kasi okay na yung power natin. So malalaman din natin kung mag-oscillate na siya pag pinindot na natin yung power button. So ito na yung screen. So kabit lang natin. Importante yung itong connection na to, backlight, tapos yung ano natin sa LVDS. So may kabit natin ng maayos, so hindi magkabaliktad. So tama yung ano natin, yung position, kasi mayroong position yan. So hindi dapat magkabaliktad kasi yung supply. So dapat tandaan nyo yung mga ka-G-lovers kung paano nyo siya tinanggal. Saka may guide naman yan, yung kung angwan yan, parang may triangle na puti na ka-design. So okay, o minsan may dot lang na para may color. Yan. So okay, kabit na natin to, tapos testing na natin. So ayan mga ka-G-lovers, ay kabit na natin. Pwisto lang natin, lapat lang natin sa tamang pagkalagyan niya, tapos testing na natin. Okay, na-plugin na natin, may pula na. So pindutin lang natin yung power button. Tingnan natin. Yan, nag-blue na. So ayun, mga ka-G-lovers, gumana na siya. So okay na to. So thank you very much. Sana meron na naman kayong natuntunan sa bago natin tutorial, lalo sa mga baguhan, kung paano ayusin yung mga ganito na talagang akala mo mahirap nang ayusin. So pwede pa siyang ayusin kahit ganyan yan, kasi meron tayong mga module na pwedeng gamitin. So thank you very much. Okay na to. Maraming salamat sa inyong lahat.